Hey guys, good morning. So welcome to another vlog. So for today's video, I'm so excited. I'm so excited. Highway. Ngayon ako magsusukat po ng wedding gown kay Mitch Veray. Excited na ako kasi nga ngayon ko makikita yung dinesign niya sa akin kung anong itsura, kung bang maganda ba sa akin and all. Ay, naaagnas ako. Ano ba yan? Ba't naaagnas ako, te? Ba yan? So, 5 PM ba lang po ako pupunta doon? Kaya madami pa akong pwede magawa. So, matatrabaho muna ako. Gawin ko muna yung mga dapat kong gawin for today. Kasi mag-drop off pa ako sa Lazada. At saka, ayusin ko pa yung mga stocks namin. So, I'll see you later, guys. Sasama ko kayo. Bye! Ayusin ko lang yung mga stocks na papadala ko sa mga shop. Nag-aayos na po ako ng mga stocks ko. Inaayos ko din po sa Shopee. Meron din kasi kami orders. So ako yung nagre-reply din minsan. Minsan yung staff. Pero talaga medyo madami po akong ginagawa. Kasi meron kami sa Shopee, meron kami sa Lazada. Tapos nag-a-accept din kami ng cash on delivery, direct order sa amin. Good morning, Kuya Ray. Ay, hindi ba si Kuya Ray? Ay, si Kuya.
natapos doon. So, ni-stockroom ko nga. Medyo magulo. Doon ko nilalagay yung mga retails like toner, clarifying, ganyan. So, ito pa yung mga sabon. Ayan. So, yun lang. Pakain muna ako. Patanda yung mandala. Patanda yung mandala. Mag-model na yata yung ma. Oh. Ito ang orange na. Jacket na yellow, tapos naka-yellow ka pa na t-shirt? Hindi, syempre di naman makikita. Yung pullover ko yellow. Okay, sorry. Ayaw naman maungi. Ma, naan naman yun. Baby! Papakit ka na naman. Sinabi ko lang po na naka-vlog siya, nagpapakit ng... Grabe! Hey guys! So, paalis na ako. Magda-drop off lang ako sa Shell ng Lazada orders. And then after that, pupunta na ako kay Mitch Viray. Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina, magsusukat ako ngayon. Ngayon yung first fitting ko sa wedding gown ko. So, wala si Ate Mitch. Wala. Delay ang kanyang flight. Oo, kaya pala. Di ba rin, ma'am? Ang gano'n. Sige. Yes. Hi, guys. Andito na ako kay Ate Mitch. Kaya lang wala po siya. Magsusukat na ako ng gown yan. Si Mami nandun na. Nandun na siya sa, ano, fitting room. Ako hindi ko pwedeng pakita. Sorry. Madam. Si Madam Evelyn. So... Hello. Grabe, parang kailan lang. My neighborhoods. Hi guys, kakain muna kami ng dinner. Nandito kami sa Clark. So, sa Korean barbecue. Ito yung pinaka gusto kong Korean barbecue dito sa Angeles. Yun lang, di sila nag-unlimited. Pero masarap. Try nyo din.
kayo bakit iba yung background ko, iba yung ambience sa likod ko. Kasi nga, wala naman ako sa kwarto ng mami ko tsaka ng daddy ko. Dito ako sa kwarto ko ngayon. Sobrang ganda ng ilaw. Kasi ginagamit ko lang ngayon ito. Diba? Hindi ko na kailangan ng ring light. So, anyway, nakapag first fitting na ako dun sa gown. Ang ganda niya. Ate Mitch, ang ganda niya. Promise. Sobrang ganda niya. Wala talaga akong masabi. Wala pa yung mga ibang design or ayaw man ko anong tawag doon. Kasi yun na yan. Yung mga nalagay pa na ano doon sa gown ko. Wala pa. Ganda na. Ang ganda ng fit. Ang ganda lahat. Ang ganda talaga. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman. Kinikilig ako na hindi mo alam sabihin. Kasi parang antagal kong nintay itong moment na to eh. Parang 2 taon din ba? 2 taon din kasi namin siyang pinagplanuhan. 2016 kasi nung nag-propose nga siya sa akin. Sa, nasaan ba kami nun? Nasa Las Vegas nun kami, nung time na yun. So, parang nangyari, kukwento ko lang. Sobrang very light lang na kwento. Parang nangyari nung time na yun, nung year 2016. Nakakuha ako ng US visa kasi parang thrice din ba? Ako na-deny ako ng 3 beses na. And then for the 4th time na nag-apply ako ulit, doon ako nakakuha ng visa, which is yun yung year 2016, mga April yun. So after that, pumunta ako ng Amerika. Pinuntahan ko siya. And then, di ko talaga expect na, alam mo yun, na magpo-propose siya. Hindi ko talaga expect. Kasi parang nangyari nun, nagpunta ako doon, mga July, kasi parang kami July, birthday namin, so nagpunta ako doon July. And then, nagpunta kami Las Vegas. Hindi ko expect na, nung pauwi na kami, babalik na kami na LA. Kasi nung time na yon uso yung Pokemon Go. Expect ko, nag-stop siya kasi parang nandun pa kami. Akala ko, may nakita siyang parang may nakita siyang, ano tawag doon? Pokemon? Mahuhuli siya. Expect ko, nag-stop siya ng sasakyan kasi nga mahuhuli siya. Tapos bigla nangyari, may dinudo ko siya sa bulsa niya. Tapos bigla niyang pinakita nga. Tapos yun, sabi niya, will you marry me? So, tapos, yun, kinikilig lang ako. kinikilig pa ako hanggang ngayon. Ewan ko ba? Inumampul ako daw. Hindi, siguro ganun talaga. Ganun talaga. Imagine siguro mga parang 7 years. 7 years na din kami na long distance. Mas madami pa yung magkahiwalay kami kesa yung magkasama kami. Alam niyo yun? Pero, nakasurvive kami. Imagine, ikakasal na nga kami ngayon eh. So, kung kaya namin, kaya din ng ibang tao na nasa long distance relationship. So, yun. Nakakaano lang na balikan yung mga araw na nakakuha ko ng visa, nakapunta ko ng Amerika, tapos nag-propose siya. Kasi, parang imagine, simula 2012 yata or 2013, nagtatry na talaga akong kumuha ng visa. Ilang beses ako nagtry nga, di ba? Sabi ko nga mga 4 beses. So, pang 4 beses, doon pa lang ako nakakuha ng visa. Bakit ampula ko? Kinikilig kasi ako. Joke. Yan, pang 4 beses. Yung first ko nakakuha ng visa, I think year, anong year ba yun? Kung hindi 2012, 2013. Kasi sunod-sunod na year yung pag-a-apply ko eh. Parang, after 6 months, apply na naman ako. So, dun sa first time, hindi ako nakakuha, na-deny ako. Second time, hindi na naman ako nakakuha. And then, for the 3rd time, kasama ko yung nanay ko, nag-apply kami ng visa, na-deny na naman kami, kaming dalawa. And then, for the 4th time, kasi diba usually, you have to wait for 6 months bago ka makapag-apply ulit ng visa. Ngayon, ang ginawa ko, nag-try ako ulit, kahit wala pang 6 months, para after 3 months,
nag-apply ako ulit. Nag-try lang. Parang nung time na yon, parang sabi ko, kung makakakuha, makakakuha. Kung hindi ako makakakuha, eh di ganun talaga. So, parang sa loob-looban ko, bahala na kung makakakuha. Alam mo yon. And then, actually, nagpunta pa ako ng Manila noon. Wala yata akong kasama na family member. Kasi usually, kapag nagpupunta ako na embassy, may kasama ako. Sometimes, kasama ko yung tita ko, pinsan ko, si mami ko, ganyan. Eh, nung time na yon, nung last apply ko, nung bago ako makakuha, nung last apply ko, wala akong sinama. As in, sabi ko, ako na lang mag-isa. At saka wala ko talagang pinagsabihan kasi nga sabi ko parang nag-jinx, sabi kong ganyan, hindi na ako magsasama, sabi kong ganyan. Ngayon kung ano ko nung time na yon is parang after 6 months pa talaga, ewan ko anong naisipan ko, siguro meron talagang right timing lahat ng bagay. You have to wait, sabi nga ganyan, you have to wait for the right time. Kung talagang para sa'yo, sabi nga. So yun nga. Siguro talagang yung time na yun, para talaga siya sa akin. Nakakatuwa lang balikan. Ano mo yun? So, anyway, napapahaba na yung kwento ko. yun lang yung ano namin. Sobrang excited na ako sa mga darating na araw. Excited na ako kasi malapit nang dumating si Mac. Kasi parang 4 na taon din siyang hindi umuwi ng Pilipinas eh. Kasi nung time na last niya uwi dito, siguro 2014 pa. Oo, 2014 pa yung pinakalas niya uwi dito. Tapos parang 2 weeks lang siya. And then, after nun, dapat ang plano nun, kasi so, yun. Napapahaba naman yung kwento ko. It for today's video. Please don't forget to subscribe guys and comment down below kung meron po kayong masasuggest sa akin. Doon nga sa sapatos na hinahanap ko for my wedding. Wala talaga akong mahanap. Size 4 or 4.5 guys. Yung size 5 lang usually yung nakikita ko na smallest nila. Okay, that's it. Bye guys! Bye!